Yo, what's up mga kapulan? So, eto. Anong araw ngayon, Net? Merkules ba? Merkules. Wala kami ngayon, wala kami ng overtime ngayon. At kahit na may overtime kami, hindi siguro kami mag-overtime. Dahil may nangyaring shooting sa loob ng factory namin. Korean versus Nepali. Edad 70 years old at 42 years old. Nagboxing sa loob ng factory namin. Yo, what's up mga kabulol? So, shout out po sa inyo lahat sa mga kapal ko nito. Shout out, yan. At so, wala po kaming overtime ngayon at araw ng Merkules, araw ng paglalaba ko. At may nagawa po, ay may nangyari po para sa aming company. May boxing. Boxing lang po na naganap. Kuya, ikaw na. Nukto mo yung kung ilang edad. Yung hiling kasama namin ngayon, matanda na si Ajusi, guys. Ito, sa tunay na buhay, nangyayari ito, hindi lang siguro sa amin. Pero sa tagal ko dito sa company, ngayon ko lang nakita ganun yung matanda. Pero alam ko na violent siya. Yung kasama kong Nepal, kasama namin na si Bandari, eh nagbubuhos kami, mainit na yung panon, tsaka nagbubuhos kami, automatic mainit ang ulo ng mga tao. Siyempre, mas doble po yung pagod na nararamdaman. Eh nagbubuhos kami, hindi sila nagkaintindihan ang ginawa ng matanda. Katapos niya sigaw-sigawan. Sinikmuraan, sinuntok sa mukha, apat ba? Apat na suntok sa mukha. Apat po. Wala kaming nagawa dahil kahit gusto naming umawat, eh ako, naghahawak ako ng pangsalok ng pambuhos ng tansok. Hindi ko mabitawan yung gawa ng matatapon sa sahig. So yung kasama niyang dalawang Nepal, nakatingin lang, wala namang ginawa. Yung isang Nepal nakatingin lang, pero yung isang Nepal nasa kabilang department. Nasa kabilang department. Hindi siya tinulungan nung lugar niya. Tumakbo na yung Nepal, umalis na dun sa salukan dahil binigay niya sa kanya yung pansalok. Pagtakbo niya, sinundan pa rin siya nung matanda na Koreano. Sinikmuraan siyang tatlong beses. Hindi naman siya lumaban, hindi naman maganda. Pero kung sa akin yung nangyari, ay back to Philippines ako bukas, sigurado. Lalaban ako. Kawawa talaga. Oh, kasi mahigpit dito sa South Korean, pinagbabawal yan eh. Wag na wag kang mananakit. Okay, sabi ko, okay nga. Okay lang yung sigawan ka, murahin ka. Okay lang yun kasi hindi ka naman masasaktan na sigaw nila eh. Hindi ka naman nila mapapatay sa mura kahit maghapon ka pa, magdamag ka pa, murahin eh. Pero yung sinaktan ka nila, pinagbuhatan ka nalil ng kamay, ibang usapan na yun. Kasi sabi ko nga, kung ang tatay mo nga, nanay mo, mga magulang mo, never ka sinuntok ng ganun, sinaktan ng ganun. Tapos sasaktan ka lang ng kung sino-sino na wala namang inambag sa buhay mo, di ba? Nakakasama lang ng loob at nakakawala ng gana. Kaya sinabihan ko rin yung mga kasama namin Nepal na hanggat maaari, huwag nyo na silang itratong yung special treatment. Minsan kasi, tagagawa sila ng kape, kahit hindi sila nahingi, automatic, may daladalang kape, dalawang kamay, kaluwat kanan pa yung kape na daladala. Sabi ko, hindi nila na-appreciate yan. Sabi ko, inuuto lang kayo, kaya po, ganun ang nangyari. Tingnan mo, ang nangyari sa kanya. Ngayon, maaga siyang nag-out. Tapos na nakausap ko yung amo namin, tinanong niya kung anong nangyari. Kasi wala yung amo namin nung nangyari mo. Yung sadyangin namin eh. Ngayon, tawag dito, kinausap niya ako bago ako maligo. Sinabi ko yung buong istorya. Sabi ko, pangit ang ugali nung kasama naming matanda. Kasi ganito-ganito. Tapos sasabi daw niya, kaya naman daw nasaktan ni Aju si Nepal. Gawa ng... Ang dami daw sinasabi ni Nepal, yung kasama namin Nepali. Dada daw siya ng dada, kuda siya ng buta. Kaya sabi ko, okay lang yun sabi ko, kung sigawan niya rin, murahin niya. Pero huwag niya sasaktan sabi ko, dahil wala siyang karapatan na manakit talaga. Sumang-ay naman yung sadyang namin, sabi niya. Aroso, sabi niya, yun na, teryo hajima, ande. Tatanggalin daw niya, sabi niya, out. Sabi niya, ouchie. Ajusin nun, ouchie, arasa, sabi niya. Natanggalin daw niya, so intayin namin kung gagawin niya, kung kailan. Pero sa tingin ko, gagawin niya, sabi niya, sincha. Kaya sa mga kababayan namin dito, swerte yan lang po talaga rito. Kung hindi buo yung loob mo, bahag yung buntot mo rito. Lalo kang apak-apakan ng mga Koreano rito kung hindi ka marunong pumalag, kagaya nila. Di sila pumapalag. Bawat sabihin sa kanila, hindi sila pumapalag. Tapos, ang mahirap pa nito, special treatment pa sila. Pagkatapos lang itimpla ng kape, maya-maya, mumuray ng sikya-sikya. Kaya, siguro ngayon, natahuan na sila, napaisip na rin sila. Oo. Yun nga. So, tama yun. Yung dapat pag nag-Korea ka, buong dibdib mo. Bato yung dibdib mo. Adobe. Adobe ang dibdib mo. Saka po pala dapat,
alam nyo rin na yung isang paa nyo nasa hukay na kung sakaling lilipad kayo ng malayong bansa. Yan, tulad nga. Tulad nga ng sitwasyon ho namin. Yun, lagi namin sinasabi, yung pangit yung company namin. Isa kami sa hindi sinuwerte yan. Tama, hindi nga kami sinuwerte dahil yan, minabubuga na nga ngayon. Pero, yan, sa mga if nag-a-apply pa kong APS, sumubok lang kayo. Di pag minalas din kayo, edi tanggapin nyo na lang. Kung sinuwerte kayo, mas tanggapin nyo. Yun, yun lang. Hindi po namin kayo dinidiscourage. Hindi po namin sinasabi ito para mapanghinayangan kayo ng loob at huwag nang ituloy yung pagkukorea. Sinasabi namin po ito dahil ito yung tunay na nangyayari sa tunay na buhay dito sa South Korea. Kasi kasama to sa dapat yung paghandaan. Kung makapasa ka nga sa exam, lagi ko sinasabi, top notch chair ka, makapasa ka sa skill test, makapunta ka ng Korea. Eh paano kung hindi mo naman alam, mag-adjust dito? Hindi ka sanay sa ganitong uri ng trabaho, yung environment na nakikita mo, hindi ka rin magsusurvive, uuwi ka rin. Mas pipili mong uuwi. Kasi hindi ka aware, hindi mo pinaghandaan. Kaya napaka-importante, bago ka kasi magtagumpay, pagdadaanan mo to, hindi mo pwedeng takasan eh. Talagang mangyayari. Kaya ito, magsilbing warning po sa mga nagbabalak na makapunta rito. Kailangan yung physically, emotionally, mentally prepared kayo tsaka buo talaga ang loob nyo na gusto nyo mag-Korea. Kasi iba to sa Middle East, iba to sa Hong Kong, iba to sa Taiwan, iba to sa Canada. Iba talaga. Iba ugali ng mga Koreano, sasabihin ko po sa inyo. Kasi ang makakasama mo rito, puro matatanda na, may edad na. Siyempre yung mga may edad, napakahirap na silang kasama sa trabaho. Sa bahay niya lang, imaginein mo, tumira ka sa isang bubong. Ikaw na 40 years old, tapos ang kasama mo, edad 70. Palagay niyo ba magkakasundo kayo? Ganun po yung nangyayari dito sa company namin. Kahit mali sila, ang mali ng company namin, tinotolerate nila yung kapwa Koreano. Kasi kakampihan nila yun, kalahi nila yun. Kaya nga, lagi kong sinasabi, kailangan talaga aware kayo sa mga bagay na nangyayari ganito na sinashare namin. I-share ko lang din, pinag-uusapan din naman natin yung pangit na nangyayari dito. Kagabi, may kausap kaming shipbuilding. Nasabi ko na sa inyo to si Noel Loloy Rosales. Taga Mindanao siya, taga Davao del Norte at Davao del Sur. So, ang exam niya, manufacturing po ha. Pero ang nag-hire sa kanya, shipbuilding. Hindi ba parang ang gulo? Kasi, alam naman natin lahat, iba yung exam ng shipbuilding at saka exam ng manufacturing industry. Magkaibang industry yan. Pero ang nangyari, pumasya siya sa manufacturing, ang nakakuha sa kanya na employer na sadyang name is shipbuilding na company. Pangalawa, yung pinasukan niya na trabaho na shipbuilding, yung sahod niya pang APS, hindi siya pang shipbuilding. Diba? Parang may mali. Dapat kasi, iba yung rate ng shipbuilding, guys, kaysa sa APS. Parang nangyari, mautak yung amo niya para makatipid siguro. Imbis na kumuha siya ng shipbuilding na trabahador, kumuha siya sa APS. Tapos yung kasama niyang mga trabahador dun sa shipbuilding, sa shipyard, ang laki ng basic nila, ang laki ng sahod nila. Tapos sila, ang baba, APS rate po, basic lang po. Kagaya po nung normal na, kagaya lang ng sweldo nito, yung oras niya pareho lang po. Pero yung trabaho, napakadelikado. Nag-send siya ng picture sa akin, ng video sa akin sa Messenger, isi-share ko po, ilalagay ko dito sa video na to. Ano yung mag-imuon sa barko kilid? Ibabawa na. Ano yung pabanipal? Oh, delikado kayo na, oh. Kabuga eh. Ayan guys, napanood nyo. Yan po yung trabaho nila. Sa scaffolding daw po sila. Sila po yung nag-assemble ng scaffolding. Buwis buhay po. Sa sobrang tirik yung araw, naka-overall sila ng uniform. Tapos, basang-basa daw sa pawis yung uniform nila pag hinubat nila. And then, pangatlo, hindi daw po nagbabayad ng cookman yung sadyang niya. Kaya, umihingi siya ng advice, sinabihan namin na magpa-release sila, total legal naman sila, huwag silang matakot. May mga nauna daw sa kanila na Nepali na nagpa-release na. Kaya sinasabihan sila ng mga kasama nila doon, huwag niyong hintayin na bayaran niya yung kukmin niya dahil hindi daw mangyayari yon.
wag daw nila sisirain yung araw nila o sasayang yung araw nila, yung visa nila sa kakahintay. Maghanap na daw sila na wala daw, parang wala daw silang ano doon, pag-asa. Kumbaga hindi sila aasenso kung yun yung hinihintay nila. Kasi EPS rate po sila eh. Dapat shipbuilding yard po yung basic na sweldo nila, pero hindi sila. So mautak yung company niya. So yan lamang guys yung mga pangit na nangyayari dito. Talagang 20% lamang yung mapunta ka rito na magandang company. Kahit na paulit-ulit ako kami na nagsasabi sa inyo na ganito, hindi ako magsasawa sasabihin nyo kasi yung tunay na talaga nangyayari dito. So ang kagandahan lang sa kanya, sa Pilipinas pa lang, alam na daw niya yung maabutan niya rito. Kasi nakakapanood siya at updated siya sa mga video na ibinabahagi ko po, ibinabahagi namin. So napaka ano to, sa mga ibang tao, sa mga ibang nanonood, maliit na bagay lang yung binabahagi ko eh. Pero pagdating sa iba, napakalaking bagay po. Lagi nyo pong tatandaan, iba na po ang taong may alam. Kaysa sa sugod ka ng sugod sa gera, na hindi mo alam ang gagawin mo pagka nagkabakbakan na. So sana magsilbing aral po sa inyo at makarelate kayo. Wala mang gagawin pag nagkasunto ka na. Tama yun. Yun daw, hindi mo alam ang gagawin pag sunto ka na. Yo, sa mga, kung nga pala, dyan sa mga nagbabalak pang mag-exam, di ka kuya? At sa mga paalisin ulit nga yung mga pa-puzzles na ulit dyan. Subertihan lang sa Korea. So, kaya nga narito na kayo at may marat nga kayong Pinoy o ibang lahi, ano nga sabihin sa inyo ng mga katrabaho nyo kapag medyo mahirap na? This is Korea. Yan. Lagi ko naririnig yan. This is Korea. Ngayon, bigyan mo sila ng advice kung napunta sila sa isang company. Tapusin lang nila yung clearance tsaka ipon. Yun, tama, tama. Huwag silang umuwi. Tapusin na nila. Kapag pangit yung company na napuntahan nyo, kagaya nung napuntahan ko, walang release-release dito sa amin, ka-family business owners, ganyan nga, sigaw ng sigaw yung mga Koreano, yung matatanda. Ito nga pag wala, araw-araw, minsan nakakatatlong mori upso ko. Wala daw akong utak sa maghapon yan. Kaya sabihan ako lagi, minumura ako. Pero murang labas naman sa kabila. Pero minsan, bad trip din ako, bugnot din. Kapag ganyan nga pala yung napuntahan ninyong company, kagaya nung sa amin, huwag kayong mag-decide na uuwi agad. Tiisin nyo muna hanggang tatlong taon, tapos kontrak, huwag na kayong magpa-extend. Uuwi na agad kung kinakailangan, kung hindi kayo release. Kung mahirap talaga, di yun na lang ang pinaka-premium ng sarili mo kung kapunta mo dito. Yung makaipon ka at makauwi ka sa loob ng tatlong taon na maayos. Parang nang sayang yung pag-exam mo. Ang hirap kasi sa exam, ang hirap pa ng pag nakapasa ka, dami mo pang lalakarin sa pamaynila ka, papunta ng Maynila, balik na naman Maynila. Tama. Eh di, guguli mo lang dito, maglibang-libang ka lang, huwag kang pumasok ng Sabado. Huwag ka pumasok ng Linggo. O yun. Mag-ote ka lang kung Lunes ng Gambiyanes. Huwag ka pumasok Sabado. Libangin mo lang sarili mo. Kung talagang pangit yung company nyo, hindi nyo kaya. Ganun, mag-ipon. Tapusin nyo yung 3 years. Kung hindi na talaga kaya. Yun lang. Ako nga, tatapusin ko lang 3 years. 3 years lang talaga tapusin ko. Iba yung company namin talaga sa tunay na buhay. Iba sa nakikita nyo, napapanood nyo. Iba ang nangyayari sa pang-araw-araw. Kung may video lang kami na pwede maglagay. Kanina nga lang, nung pinagsisikmura niya yung Nepal, kung may video lang kami na cellphone na pwedeng i-video kanina, pero hindi pwede. Wala kaming cellphone. Wala kaming dala cellphone, mabibideo namin yun. Hindi kami pinag-cell. Pangit na yung company namin, family business pa. Bawal pa yung cellphone. Sila, yung mga Koreano lang may cellphone. Kaya kahit anong gawin sa amin, hindi namin kayang i-video. Tama. Kahit bugbugin kami doon, buhusan kami ng tanso, hindi rin namin mapapatunayan. Pero tunay yun, yung naglaban po kanina, tunay. Pero yung Nepal, hindi siya lumaban, talaga lang na apat na suntok sa mukha, tatlo sa sikmura. Yun. Masakit yun kahit anong... Masakit po yun. Hindi, tama rin na hindi siya lumaban, sabi ko nga eh. Kasi mas makakakuha siya ng ano, tawag ito, simpatsya sa mga Koreano. Kasi kung lumaban si ano doon, baka sabi ko nga, konting ampas lang sa mukha niya o sa katok. Baka biglang tumumba doon yun, magdrama na... Tapos ang dami niya nararamdaman sa katawan, sasabihin niya dahil sa suntok nung Nepal, dahil bata siya. Kaya maganda na yung hindi rin siya lumaban. Actually guys, hindi lang naman tong company namin ng ganyan eh. Marami kayong napapanood ng mga sigurado na ibang lahi din na sila-sila nagpapang-away sa company. May napanood akong video, talaga nagsuntukan yung... Napanood mo yun? Tinatalon yun eh. Tumalon. Oo, tumalon, di ba? Tapos sumawak ng barena, yung gagawin yung sa barena yun. Marami nangyayaring ganito dahil na rin siguro sa hindi natin maiwasan sa hirap ng trabaho tapos sumasabay pa yung init ng panahon. Kaya minsan na out of control yung mga tao na hindi nila napipigilan yung sarili nila. Mag-init ng ulo, mandilim yung paningin. Kaya ganun ang nangyari dun sa kasama naming matanda. Kumbaga napuno na siya sa Nepal. Yung company natin, kung ang init ng panahon 32 degrees Celsius, magiging 52.
Madagdagan pa ng 20 kasi tunawan kami nagluluto. Ganyan kahirap. Kaya so, ako, bilib nga sa akin to dahil nagtagal ako rito ng 12 years. Yun talaga. Puro electric pan. Naka-electric pan ka na. Basang-basaan pa ng pawis. Yun talaga. Kaya, tsaga lang talaga. Huwag nyong isipin kagad pag nakaapak kayo dito, instant magiging maganda na yung buhay nyo. Hindi, kasi tatrabahuhin nyo pa yun. Marami dito na hindi umaabot sa finish line. Paghihirapan mo pa yun. Yung iba, nagsasakit-sakitan guys, tunay na buhay nangyayari. Yung iba, pagdating dito, naghahanap ng dahilan pag hindi talaga nagustuhan yung company nila, lalo-lalo na yung mga first-timer na na-homesick na walang pamilya pa. So, ang ginagawa nila, kunyari may sakit sila, hindi nila kaya magtrabaho hanggang sa pauuwiin sila. Ganun po katindi kalala yung iba. May iba po ganun. Pagdating dito, ang tindi ng sakit. Pag-uwi sa Pilipinas, ayun, basketball, kahit maghapon, takbo-takbo sa full court, okay pa. Ang nakikita lang doon na dahilan, gusto lang nilang umuwi. So, yun ang nangyayari dito. Kaya, kayo na aspirant, kahit na lagi namin, ano, sinasabi, hindi kami nagkulang ng pagpapaalala po sa inyo, magsusurvive ka rito kung buo talaga yung loob mo, buo yung dibdib mo. Sadyang matindi yung pinagdahanan mong pagsubok dyan sa Pilipinas. Sa kakawang ko yan. Mas maganda na rin nalalaman nyo yung sitwasyon dito, hindi yung puro yung sa ibang vlogger na ang gaganda ng pinupuntahan, ang gaganda ng pasyanan, ang laki ng sahod, ang alwan ng trabaho. Ang ibinablog lang po ng mga yun, yung maaalwan. Kami nga, nagla-live kami minsan kapag gabi, yung wala ng Koreano. Siyempre, maalawa na yung trabaho na yun pag nag-live kami. Wala na yung mga sigaw ng sigaw, wala ng bantay. Pero pag yung nasa critical na delikado na buwis buhay talaga, hindi naman may la-live yan. Bawal yan. Yun lang yan. Kaya po, dun sa mga APS nga dyan, yung mga sinasabi po namin, ito ay tunay na dinadanas namin dito. Mainit. Mainit pa yung ulo ng mga Koreano. Bubugbugin ka pagkasumagot ka. Yan, Nepal, binugbog nga ako. Yan. Sa mga APS po, di good luck sa inyo. Sana naman ay huwag kayong malasin sa company. Pero kung malasin man kayo, yun, tsagayin nyo na 3 taon kung hindi kayo release. Kung i-release naman kayo, layas agad, lipat agad. Swerte yan lang po dito. Sugal talaga, sugal. As in, sugal. Sugal ang buhay mo dito. Dahil more on talaga. Panalo ka dahil sa laki ng sahod talaga rito. Pero pagdating sa trabaho, tsaka yung, kasi sahod lang talaga yung maganda rito eh. Yun lang ang the best. Pagdating sa trabaho, yung katrabaho mo, bukod sa ibang lahi na kasama mo, baka hindi lang Koreano, may mga tulad namin, may mga Nepal, eh yung iba, may iba pang lahi kasama, mga Vietnam, yan. So, sa ano, sa pagtatrabaho kasi, okay lang yung trabaho eh. Ang bibigat lang yung nararamdaman mo kapag yung kasama mo, pangit yung ugali. Mabigat na nga yung trabaho, bumibigat pa yung trabaho kapag kasama mo sila. Imbis na gumaan ng konti dahil may mga kasama kang nag-enjoy ka kasama sila, medyo gumagan, pero dito talagang literal na sahod lang talagang pinaka main priority ng mga EPS aspirant na gusto magpumunta rito. Talagang hindi naman may pagkakailan na mataas ang sahod. Pero subalit, sa kaakibat nun, kalakip nun yung mataas na sahod, eh yung buhay na maabutan mo rito para kang robot. Gigising ka ng maaga, magpapasok ka sa trabaho, mag-overtime ka. Minsan, pumasok ka ng maaga, pag nag-overtime ka, gabi na, hindi mo na nasisilayan yung araw, pag talaga busy. Paulit-ulit, gigising ka na naman, kakain, matutulog, gigising ka. Yan po yung buhay namin dito. Hindi kami nakakapagano dito. Minsan, pag Sabado, Linggo, pag hindi busy, pero pag nagahapit yung company namin, wala kami magagawa kasi sapilitan silang nagpapa-overtime. Pero hindi naman lahat po. Pero nasa sa inyo yun kung gusto nyo mag-overtime o hindi. Kayo po ang makakapag-decide nyan. So sana lahat ng binabahagi po namin sa inyo, kung nakakapanood man yung iba na mga ano, disclaimer lamang po, hindi po kami professional. Yung ibinabahagi namin po sa inyo, ito po yung tunay na nangyayari dito sa amin. Pawang mga opinion ko po, opinion niya, na nakikita namin na at nararanasan, hindi po ito scripted, tunay na buhay na nangyayari po ito. So kayo na po yung bahala kung ano sa tingin nyo. Hindi po namin kayo dini-discourage, hindi po namin sinisiraan ng Korea para huwag kayong mag-Korea. Sa amin eh, ang gusto lang namin pong iparating, eh ihanda kayo, ihanda yung sarili nyo. Kasi talagang iba yung ano, iba yung reality sa ano yung expectation. Sinasabi mo eh, nasa Pilipinas ka, pagdating ko ng Korea, naku, hapitin ko ng overtime para mag-sahod ako ng 150. Laki pala ng sahod. Napanood ko sa isang vlogger, sumahod siya ng 260,000 K sa isang buwan.
Wala, aapitin ko rin. Baka pagdating nyo rito, magbago yan. Bigla mag-tangang-ngang-ngang. Okay. Magbago. Sabihin, okay lang. Kahit mahirap, kakayanin ko yun. Basta sumakot ako ng malaki. Opo, pagdating mo dito. Pagdating mo rito, dyan na pa niya. Ande! Baka gumanong ka ng sasadyang nimo, ikaw nang umayaw. Sabihin mo, sabihin ng sasadyang nimo. Pamugoso! Yagan eso! Ah, ande, ande, ande! Sabihin mo, ande. Sorry ako. Yagan, ande. Mugo, ande. Yun lang, sabihin mo. Ako nga, puro dahilan. Masakit ang bewang, masakit ang aking balikat, masakit ang aking ulo, yan. Huwag na maka-OT. Dahil minsan, hindi ka rin naman kikita ng malaki kung susuko yung katawan mo. Yun yung the best, masasabihin ko. Malaki nga sasahudin mo, next month naman may sakit ka dahil sobra ng pagod ng katawan mo, wala na din ikaw sasahudin. Doon lang din papasok sa pagpapagaling mo. Dapat marunong ka rin mag-petex pala, no kaya? Oo. Kaya yung ginagawa ko, pupunta ko ng CR, di naman ako ng CR. 7 minutes ako sa CR. Iihi ako kahit di ako nakapaihi. Iinom ako ng tubig kahit ako hindi nauuhaw. Yan. Petex ka din. Petex marunong ka din dapat. Tapos, pagbalik niya, more opso. Pagbalik ko, more opso. Hindi ko daw pwede ang ilaw. Hindi mo akong gumamit. Sinasabi, bilis-bilisan mo, ang bagal mo. Kaya ano mo more opso. Pasok dito, labas doon. Yun ang ginagawa niya. Dito, discarte lang. Bawal talaga. Natuto na lang to eh, sabi ko sa kanya dito, huwag kang maging emosyonal. Yung mga masasamang sinasabi nila sa'yo, huwag mong dibdibin. Kung dinidibdib mo yun, binibigdib mo yun, ako po, yung buong umaga mo, wala, sira. So, dapat, pasok dito, ayahan natin sila ang may stress. Huwag ikaw yung may stress. Kumbaga, binibigyan nila tayo ng stress, parang rubber na tatalbog, babalik sa kanila. Kagaya na nangyari sa kasama namin. Pero dito, literal. Busog ka ng stress dito. Ako nga, stress na stress lagi, araw-araw. Linggo na nga, stress pa ako eh. Lagi na lang gusto ko ay sana bukas, Lunes na agad. Yung Lunes na agad, ayaw, yung iba ayaw ng Lunes. Ako gusto ko Lunes. Para matapos na agad yung 3 years ko. Ayaw ko nang hintayin pa yung takupo. So ito guys, magsha-shoutout po kami. Magsha-shoutout ako sa mga nagpapa-shoutout. Kailangan natin mag-shoutout. Na-delay na nga, na-late na. So pasensya na dahil yung ibang mga ina-upload ko sa YouTube ko, late upload lang po yung mga yon. So anyway guys, shoutout kaya Peter Kevin Kuala. Ito po yung sabi niya guys, basahin ko po ha. Tama, be proud ka bro. Huwag mong pansinin yung mga yan. Importante, wala kang ginagawang masama at natatapakan sino man. Stay humble ka bro. Mata sa langit. Paa sa lupa, pa-shoutout next video sa partner ko, kay Mary May Ardipola, sa baby Cohen namin at sa family Ardipola ng North Caloocan. God bless, stay safe po, Kabulol. So shoutout sa'yo, Peter Kevin Kuala, sa Kuala family, at saka kay Mary May Ardipola, at saka sa kanyang anak na si baby Cohen. So yan po, shoutout sa'yo, sana makarating sa'yo. So sana makarating po yan sa'yo, brother, Cohen family. Shoutout din po kay ano, kay Dexter Castelo. Shoutout kay Dexter Castelo. Kabulol, hanga talaga ako sa mga content mo. Pasa na din po ako. Sana may pasa ko din ng round 2. Pa-shoutout Kabulol sa next video mo. More power, stay safe and God bless. Dexter Castelo, shoutout sa'yo. Shoutout na din po kay Joy Lord Tata. Pa-shoutout Idol Kabulol. Go lang po sa pangarap. Sana makapunta ko dyan. Waiting ako sa exam, sabi niya. At kay Practical. Pa-shoutout sir, EPS aspirant din ako, sana makapasa. At kaya Ayan Bukatkat, shoutout po, next video sir, mga SB ng Baguio na nasa roster, shoutout, God bless po, sabi niya. So shoutout po sa inyo, sa lahat ng nagpapa-shoutout dyan. At shoutout din po kaya Super Sans. So hindi ko nababanggitin po yung comment niya dahil napakahaba, shoutout sa'yo, pero nabasa ko po ito. So God bless po sa'yo, Kabulol Super Sans. At sa napaka-solid kong subscribers na si Jero Malquiro, solid Kabulol, sabi niya, salamat sa iyo brother, ingat ka dyan, God bless you. Julius Sagaino, shoutout po Julius Sagaino po ng Bohol, ingat po kayo, wow, maabot na ng Bohol yung mga viewers po natin. So sa mga hindi ko na shoutout, alam niyo kung sino kayo, shoutout po sa inyo lahat, maraming salamat sa walang sawang suporta na pinapanood bawat upload ng mga ginagawa kong video sa aking YouTube channel, at saka sana higit sa lahat nakaka-relate po at nakakatulong yung mga videos ko na binabahagi po sa inyo. Ito po yung paghahanda para po sa inyong pag-apply dito. Ito yung kasama, isama nyo to sa proseso ng pag-apply nyo rito. Kapag ito po na-apply nyo sa sarili nyo, sasabihin ko po sa inyo, lahat ng pagsubok dito na pagdadaanan nyo, makakapag-subay po kayo. Lagi na pong iisipin, hindi habang buhay nandito tayo, kung makapunta ka man ng Korea,
So isipin mo, may mission ka, mag-focus ka sa goal. Huwag kang tumingin sa mga distraction, basta yung tingin mo diretso. Kahit maraming humihila sa atin pababa, samot sa rin pagsabi sa atin ng masama, o kaya naman hinihila tayo magkabilaan, kaliwa, kanan. So huwag tayong tumingin sa direction natin dahil may goal tayo. Yun ang focus natin, dun natin ibaling yung attention natin. Huwag sa mga toxic na tao, dahil maraming mga tao talaga na hahadlang sa'yo sa pagtupad mo o pagkamit sa mga pangarap mo. Walang madaling paraan para makamit mo yung pangarap mo kung hindi yung mag-focus ka, trabahuhin mo. Dahil walang taong nagtagumpay ng natutulog maghapon, gigising, success. Wala pong ganun. So, magtrabaho ka. So, maaabot mo rin yung pangarap mo balang araw. Samahan mo lang ng dedikasyon at ipakita rin natin sa taas na tinatrabaho rin natin yung mga bagay na hinihingi natin sa kanya. Dahil marami tayong hiningi sa kanya na hindi man niya binigay, ngunit marami rin, higit na mas marami yung hindi natin hiniling na binigyan niya. So sana na-gets niyo kung ano yung sinasabi ko. So hanggang dito na lang yung video namin, guys. Magdagabi na. So magkikita-kita tayo muli sa susunod na gagawin video. Paalam ka na nito. So yun, shout out po sa inyo lahat sa mga nanonood po at sa mga ITS po na nag-exam pa at sa mga passers po. Congratulations po sa inyo at sa mga mag-isang good luck po sa inyo at congratulations na rin po. Follow nyo po ang The Club Vlog on Facebook. So, kita-kita tayo sa susunod na video. Tapusin mo na net. Bye-bye!